mga kwento ni Felmo. Alas tres ng hapon, nagising siya. Lumabas siya sa bahay at nakita niya ang kapatid niya na nakaupo sa papag. Kinakausap ang sarili at paulit-ulit na sinasabing, "Demonyo, lumayas ka." Tapos tatawa. Walang pinagbago sa kapatid niya. Ganun pa rin mula nang namatay ang mga magulang nila. Habang papadilim na, merong napapansin siya sa lumay sa sarili. Para bang hindi siya mapakalinon. Parang init na init kahit na malamig ang hangin. Napagpa siya na lamang ng dalaga na maligo ulit. Pagkatapos maligo, ganun pa rin umano ang pakiramdam niya. Tapos lalo siyang nangate. Kamot siya ng kamot. Ang nakapagtataka, wala siyang ni anong pantal o pamumula. Basta nangangati lang. Gawa ng kailangan na niyang mag-asikaso ng lulutuin ay dumiretso na siya ng kusina noon. Hindi niya umano mahawakan ng maayos ang bawang at para bang bahong-baho siya sa amoy nito. Isa pa yun sa bagay na ipinagtataka niya dahil nung una naman, tinutusta niya pa ito at ginagawang chichirya kapag wala siyang makain. Pinilit niyang ituloy ang pagluluto. Pero nang kunin niya ang asin sa lagayan para gawing panlasa sa dapat na niluluto niya, nabitawan niya ito. May kung anong kurot ang naramdaman niya matapos umanong hawakan ng asin. Nasa pagkakapaliwanag pa ay parang nagga-ground, nakukuryente. Yung may kung anong lakas na humihigop palayo sa katawan niya. Ganon. Ginamitan niya na lamang ito ng sandok pero ang siste, hindi niya pa rin magawang tikman. Katulad ng gata, ayaw tanggapin ng katawan ni Salome ang lutong dati niya namang ginagawa. Ito ang naging dahilan para mawalan siya ng gana at hindi na tinapos pa ang pagluluto na yon. Nang makapasok siya sa kwarto, dito, may mga naririnig na siyang mga boses. May para umanong bumubulong sa kanya. Ilang beses niyang hinanap kung saan nang gagaling pero wala siyang makita noon. Hanggang sa paraminan ng parami ang mga boses na ito. Sa pagkakataon na ito, hindi na niya makontrol ang sarili. Nangangati ang katawan niya, tumutulo ang laway. Ramdam niya rin na kumakapal ang mga kuko niya at nag-iiba ng kulay noon. Bukod sa naririnig ay iba-iba na rin ang pang-amoy niya. Ultimong paningin, para umanong biglang nag-umaga ang paligid. Maliwanag na maliwanag sa paningin niya kung anuman ang gusto niyang tingnan kahit na napakadilim ng lugar. Hindi kalaunan, naramdaman ni Salome ang paghilab ng tiyan. Gising ang diwa niya pero ang katawan nito, hindi niya magawang makontrol. Unti-unti niyang napansin ang pamamasa ng iba't ibang bahagi ng katawan niya. Sa pagkakaalala niya ay nagsisigaw siya pero hindi niya kontrolado ang sigaw na ito. Nagwawala pero hindi niya malaman ang dahilan at hindi niya mapakalma ang sarili niya. Tapos walang ano-ano, meron siyang naramdamang yumuyugyug sa kanya. Sa muling pagdilat niya, nasa higaan na siya, ginigising siya ni Sefa. Hindi malaan ni Salome kung totoo ba yung naranasan niya na yon o panaginip lang. Pero gaya nung pagising niya noong nakaraang araw, may bahid ulit ng dugo ang katawan nito. At ang tanging sinagot lamang sa kanya ng ate Sefa niya ay katulad din noong nakaraan. Wala siya sa sarili. Tinadtad ng kutsilyo ang manok na nakuha sa kulungan. Naging paulit-ulit itong nangyari sa kanya. Alam niyang nasa katinuan siya pero nagsisimula na rin siyang questionin ito. Wala siyang maintindihan at hindi niya alam kung kanino siya hihingi ng kapaliwanagan. Sa pagkakataon na yon, dahil sa sobrang maraming nangyari kila Salome sa lugar nila, niyaya ito ng ate Sefanya na kung gugustuhin nila ay sumama muna sa kanila, sa mismong tinitirahan niya sa kamag-anakan. Hindi naman nagdalawang isip si Salome kasi wala na eh. Wala na silang kabuhayan, wala nang maayos na pagkakakitaan.
Tapos yung kapatid niya, wala sa katinuan. Ultimong mga manok nila ubos na rin. Medyo nahirapan umano sila sa Luminoon dahil sa itong si Dodoy, nagwawala nung una. Ayaw sumama. Ganun na ganun pa rin ang sinisigaw nito na para bang sinusumpong. Paulit-ulit niyang sinasabi na demonyo. Pero hindi kalaunan na inagawan naman nila itong pakalmahin at may sakay sa biyahe ng walang kaproblema. Dito na pag-alaman ni Salome na hindi sa Cebu ang pinakatirahan ni Sefa. Although tumawid sila ng dagat eh malayo ito sa lugar ng Cebu. Katulad pala ni Dodoy, hindi purong taga Cebu si Sefa. Bukod sa biyahe ay may malayo-layong parte pa silang nilakad noon. Halos kaduluduluhan na umano ng liblib ang pinasukan nila. Sa pagdating nila sa lugar, nakita ni Salome na meron din pala talagang komunidad doon. May mga kabahayan, mga tao, parang isang tribo kung tawagin. Lahat sila nakatingin sa kanilang bagong dating. Nang makilala si Sefa, nagsinyasa ng mga ito, nagbatian. Mukha namang normal ang mga tao. Maliban na lamang sa kung titingnan mo ang mga taong ito eh, parang hindi sapat ang kinakain araw-araw. Para nga umanong kaparehas ni Sefa na hindi ganun kahilig kumain. May maputla, meron namang ubod ng kayumanggiang katawan. Ang isa sa hindi maintindihan ni Salome, eh hindi kaaya-aya ang amoy sa paligid. Nakakadiri at nakakasuka umano. Pero sa hindi malamang dahilan, para bang nagugustuhan niya ang amoy na ito. At ang tanging nasuka na lamang sa kanila noon ay ang kapatid niyang si Dudoy. Nang masuka pa nga ito ay napansin ni Salome na lahat ng mga mata ay nakatitig sa kapatid niya. Pero tuloy-tuloy na silang inakay ni Sefa papunta sa tutuluyan. Etong bahay na ito na tinuluyan nila ay sa mga magulang niya na matagal nang yumao. Nakakabisita naman ito kahit pa noong nagtatrabaho pa siya sa Cebu. Dito, akala ni Salome, makakapagsimula na siya ng bagong buhay. Pero ganun pa rin. Kung ano ang napapaniginipan niya noong mga panahong andun siya sa kanila sa Negros, ganun na ganun pa rin ang napapaniginipan niya doon. Nag-iba ang anyo niya, hindi niya makontrol ang sarili. Tapos ay gigisingin lamang siya ni Sefa, mga ganun. Ilang araw, unti-unting nakapag-adjust si Salome sa lugar. Nagagawa niya ng mag-ikot-ikot at mamasyal noon. Hanggang sa isang partikular na araw, napalayo umano siya sa mismong tribo nila Sefa. At dito, sa kalagitnaan ng gubat-gubat na parte na yon, nakita niya ang isang pamilyar na katauhan. Nanumbalik sa kanya yung galit dahil ang babaeng ito ay walang iba, kundi si Caridad. Takang-taka si Salome kung paano ito nakarating doon. Kung bakit sa layo ng lugar na nilakbay ay nagkatagpo pa rin sila. Kumbaga, ano pa ba ang kailangan niya, di ba? Tapos, ang isang bagay na ipinagtataka pa ng dalaga, para bang may kinatatakutan siya kay Caridad. Hindi siya makalapit. Silaw na silaw siya sa babaeng ito kahit na hindi naman masyadong nasisikatan ng araw ang lugar. Sinigawan ito ni Salome. Galit na pinagbantaan si Caridad dahil sa ginawa nito sa mga magulang niya. Naging mas komplikado ang lahat ng ito nang sinagot siya ni Caridad na wala itong kinalaman sa nangyari sa mga magulang niya. Hindi niya ugali ang pumatay ng normal na tao at ang mas nagpatigil kay Salome noon ay ang katanungan ni Caridad na alam nito na may pagbabago mismo dito kay Salome na may kakaiba siyang nararamdaman. Na si Salome ay unti-unti nang nagiging kabilang sa kanila. Sinong kanila? Sa tribo at lahi ni Sefa. Ikinagalit ito lalo ni Salome at hindi siya naniwala sa mga binitawang salita ni Caridad. Paulit-ulit din umanong nag-alok si Caridad na tutulungan ito. Pero dala ng galit at puot ay tinanggihan ito ng dalaga. Lalo na at bumabalik sa alaala ni Salome kung paano niya nakita si Caridad na sugatan noon, punit ang damit at patakbong lumalayo sa bahay nila. Pinilit pa ni Caridad noon si Salome na sumama sa kanya, na itakas kasama ang kapatid niya
bago pa siya maging tuluyang buong kalahi ni Sefa, para na rin sa kapkanan ng kapatid nitong si Dodoy. Gustuhin man ni Caridad na manghimasok sa mismong lugar na iyon, ay hindi niya kakayanin. Pero kailangan na ding magbalik kaagad ni Salome sa mismong lugar na iyon, dahil sa mismong gabi din na iyon, ay may hindi magandang mangyayari. Ilang araw na umano siyang binabantayan ni Caridad, at dun lang din talaga siya nagkatiempo. Kumbaga kailangan niya nang magpakita gawa ng may mangyayaring hindi maganda kapag hindi niya pa naitakas si Dodoy. Nung huli, naguguluhan pa rin tumanggi si Salome at itong si Caridad ay bigla na lamang ding nawala. Gustong makasigurado ni Salome noon sa nalaman, hindi niya akalain na totoo pala ang ganitong nilalang. At kung sakali mang nagsasalita ng katotohanan si Caridad, ay patawarin nawa. Pero hindi niya matatanggap ang sarili niyang katauhan. Dali-daling bumalik si Salome sa lugar nila Sefa. Tuloy-tuloy itong nagtatatakbo ng walang lingon-lingon hanggang sa makarating sa mismong bahay na tinitirahan. Walang katao-tao noong mga oras na yon. Padilim na rin. Unang naisip niya ay ang kapatid niya na siyang natitirang pamilya niya. Hinanap niya ito pero hindi niya makita. Palabas na sana siya ng bahay na iyon nang napatigil siya dahil sa mismong harapan niya. Sa pinakalabas ng bahay ay bigla na lamang nagkumpulan ang mga nakatira sa komunidad nila. At walang ano-ano, bago pa man niya mabuksan ang pintuan para makalabas, ay merong humawak sa mga paa niya. Nang tingnan ito ni Salome, doon niya napagtanto na si Dodoy yon, nakatago sa ilalim ng mahabang upuan, habang paulit-ulit na sinasabing marami umanong demonyo. Sa muling pagtingin ni Salome sa labas ay napapansin na niyang kakaiba na ang mga kinikilos ng mga tao doon. May mga walang saplot, may mga brusko. Ang pinakamatipuno sa lahat ay kumumpas noon. Habang palupog ang araw at sa bawat pagkumpas nito ay siyang pag-iingay ng mga tao doon. At dito na, naaninag ni Salome ang bagay na nagpaniwala sa kanya sa mga sinabi ni Caridad. Umagaw sa atensyon niya yung liwanag ng apoy. At sa liwanag na ang apoy na yon, nakita niya yung tatlong inilagay na kawa. Lalong nagkaroon ng kasiyahan ng mga doon. At sa muling pagkumpas ng matipunong lalaki na noong gabi niya lang nakita, ay may binitbit ang ibang mga taga doon palapit sa kawa na yon. Mga tao, buhay pero nakatali. Nagsisigaw, pero walang magawa. At sa kahit na anong lakas ng paghingi nila ng saklolo noon, maski si Salome, napaisip na imposibleng may makakarinig sa kanila. Hindi magawang makalabas ni Salome noon sa tirahan, lalo siyang nanggamba sa kapakanan nilang magkapatid. Habang nag-iisip kung paano makakatakas, ay nasaksihan nila kung paano hampasin ng mga taga roon ang mga taong nakatali para umanong hayop na pinapatay para katayin. Sa pagtalsik ng dugo, lalong nagkaingay at nagkahiyawan ng mga naroroon. Merong tumatalon-talon, may kumakain ng lupa, may naghubad, at alam niyo na siguro ang sumunod na nangyari. Kinatay, pinagpirapiraso, hinulog sa kawa ang wala ng buhay na mga katawan. Sa muling paggumpas ng pinakapinuno ng kasiyahan na ito, doon na nag-iba ang pakiramdam ni Salome. Gaya ng dati, hindi niya makontrol ang sarili. Nag-iba ang pakiramdam sa buong katawan, pero sa pagkakataon na ito, alam niyang hindi na siya nananaginip. Hanggang sa unti-unti na siyang lamunin ng bagay na gustong kumontrol sa kanya. At kagaya ng dati, nanilim ang mga paningin niya. At wala na siyang matandaan. Sa muling pagbalik ng ulirat niya, merong katawang nakahandusay sa mismong harapan nito. Katawan yun ni Dodoy, wakwak, at ang mga natira sa laman at dugo nito ay nakapagitan sa katawan ni Salome at ng katawan ng kapatid niyang wala ng buhay. Na mismong si Salome ay punong-puno ng dugo ang buong pangangatawan noon, lalong-lalo na ang kamay. Tulalang talala siya noon
Ano ang nangyari? Kumbaga, ilang beses niya mang huwag isipin pero sila lamang ng kapatid niya ang magkaharap sa bahay na yon. At sa kanya lamang nakaturo ang dugo at laman. Walang ano-ano. Bigla na lamang lumitaw si Sefa sa may pasukan ng bahay. Sinabi nito ang lahat na parabang walang pagsisisi. Na siya ang yumanggaw sa kanya. At siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang nila. Dahil na rin sa pagkahayop at gutom nito. Sinubukan pang makipag-away at makipagbununis sa lume. Pero wala. Alam niyang sanay na ang babae sa ganitong gawain at ganitong klaseng bagay. Umatras na lamang ito. Binitbit ang natitira sa katawan ng kapatid niya. At sa hindi malamang dahilan, hinayaan siyang makaalis ng mga taga doon. Paulit-ulit niya pang naririnig na sinasabi ni Sefa na kaisa na siya sa kanila at walang ibang sisisihin sa nangyari sa kapatid niya na ito, kundi siya mismo. Sa paglayo ni Salome sa lugar na yon, siya naman ding paglitaw ni Caridad. Tinulungan umano nitong ilibing si Dodoy at dahil sa wala nang mapuntahan ng dalaga, nanatili ito kay Caridad. Pero sino nga ba si Caridad sa kwento ni Salome? Si Caridad ay isang manggagamot o may alam sa kung anumang anting-anting o mga dasal. Kaya pala ganun na lamang kasama ang pagtititigan nila ni Sefa ay dahil nga sa magkaiba sila ng layunin. Nung oras na nakita ito ni Salome sa may tubuhan noon na duguan, ay nagtangka pala itong tumulong sa mga magulang niya. Pero wala. At kung naaalala niyo rin ang nangyaring kaguluhan dun sa palengke, kagagawan pala yun ni Sefa. Sinubukan niya umanong gumalaw ng isang bata pero nung mga oras na yon, diba, andun din si Caridad, sinusundan sila. Kaya nga hindi natuloy ang plano ni Sefa noon. Misyon o gawain na ito ni Caridad ang magbayan-bayan, madako sa mga lugar kung saan siya pwedeng makatulong. Maraming ganito noong kapanahunan na yon, mga antingero, mga may agimat o mga maalam sa mga lihim na salita. Sinubukang gamutin ni Caridad si Salome para matanggal yung pagiging aswang nito pero wala na, lalo na at noong mga panahon na yun ay nakatikim na ito ng tao. Buhay na ang kung anumang nagko-control nito sa pagiging aswang. Namalagi sila sa bundok malapit sa kung saan nila inilibing itong kapatid ni Salome. At unti-unting na-control ni Salome ang kung anumang meron siya. Hanggang sa isang gabi, nagulat na lamang si Salome sa kalabugan mula sa labas ng tinitirahan. At pagkabukas niya, nakita niya si Caridad. Merong sumusunod dito. Isang babae na noong una hindi niya namukaan. Hindi umano makagalaw ng maayos si Salome sa pagkakatayo noon. Dahil sa normal na lamang din kay Caridad na may makaaway na ganitong nilalang, nakatitig lamang itong si Salome gawa ng hindi niya rin magawang manlaban. Pero ito ang kauna-unahang beses na sa harap niya mismo nakikitang nakikipag-away ito. May mga inusal na dasal si Caridad na mismong itong si Salome ay naramdaman din. Gawa nga ng aswang siya, diba? Kaya hindi niya rin magawang makalapit talaga. As in, nanigas lamang siya umano sa kinatatayuan. At sa isang kisap mata, parehas na bumagsak si Caridad at ang nilalang na ito sa lupa. Nang tumigil sa pag-oorasyon si Caridad ay saka lamang gumaan ang pakiramdam ni Salome. Nagkaroon ng pagkakataon na makagalaw at agad na tinungo ang dalawa. At sa maniwala man kayo o sa hindi, ang nilalang na nakasagupa ni Caridad at sinundan siya ay walang iba kundi si Sefa. Walang nakakaalam kung bakit, kung paanong nagkita ulit ang dalawang ito. Pero isa lang ang nakakasigurado si Salome noon. Parehas nakahandusay at unti-unting nawawalan ng buhay ang dalawang babaeng ito sa harapan niya. Inilibing ng maayos ni Salome ang katawan ni Caridad sa lugar kung saan inilibing din si Dodoy. Samantalang, ang katawan naman ni Sefa ay sinunog niya. Nanatili siya doon sa bahay ni Caridad, namuhay ng taimik at nag-iisa sa bundok. Nag-alaga siya ng hayop at nagtanim ng kung ano-anong pwedeng pagkakitaan. Kapag may pagkakataon na, naghahanap siya ng tawag ng sariwang laman ay itong mga hayop na alaga niya
ang ginagawa niyang biktima. Kapag bumababa naman siya sa bayan para magbagsak ng mga panim niya, wala naman umanong hindi normal sa kanya kahit pa nakikisalamuha siya sa tao. Kumbaga hindi yung sinasabi nilang parang kakain talaga. Hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ni Salome ang para sa kanya ay sumpa at hindi siya sigurado kung hanggang kailan ito matatapos. Pero isa lang ang alam ni Salome, hindi niya ito ginusto. At kahit na hirap siyang mag-usal ng dasal para sa Panginoon o nakakataas na siya pa rin pinapaniwalaan niya, kinakaya niya ito para humingi ng kapatawaran at para matanggap siya sa totoong katahimikan kapag oras na ng pagpanaw niya. Maraming salamat po Sir Seth kung mabibigyang buhay mo ang karanasan na ito na ipinagkatiwala sa amin ni Salome at pumayag na mabigyan mo ng narration sa channel mo. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. So madako naman tayo sa shoutout request. So mga gustong magpa-shoutout, alam nyo na yan, i-message nyo sa Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request via comment section dahil hindi natin yun ina-acknowledge. Sa mga nagpapa-shoutout, matik po yun kapag na-acknowledge ko na yung shoutout nyo. Sa susunod na upload, masasama na po natin yun. O sa susunod na shoutout request, masasama. Unless pinaschedule nyo siya on the day ng birthday o kung ano pa man. Okay? Yun, ito. So, ito. Shoutout sa mga new members at nag-renew ng membership natin. Maraming salamat. Mars Elegio. Happy 1 month din kina Jandy Jordan, Windy, Jessica Mina. Happy 3 months Velvel, Justin Rehensha, Random. Happy 4 months Benji Gallardo, Dance Densho. Salamat. Happy 6 months Maricar Pastrana, Racy Dawanis at Liza Cantelejo. Happy 10 months RM. Happy 12 months Ma'am Carmi Mabanag. Happy 15 months kina Christina Valencia at Joan Ueda. Salamat po sa inyo. So mga nag-message naman sa atin. From Richard Ocon, sir, magandang gabi sa iyo. May ipapagreet lamang ako sa iyo. Sorry, medyo nasipon ako. Ito yung ano, yung isa sa mga supporters natin sa horror community. Palagi niyang sinishare yung mga stories natin. Miss Minchin o si Ma'am Ilonga Guapa sa Team Malakas. Nasa Saudi Riyadh po siya ngayon. Happy birthday sa iyo, Palangga. I wish you more good health and more blessings in life. Ingat ka palagi dyan, Habibi. Naks, Habibi, and God bless. Gets ko yung Habibi. Salamat po, Sir Telmo, at more power sa yung channel. Have a nice day. Salamat, Sir Richard. Ma'am Ilonga, maraming salamat po. More birthdays to come. Happy, 18 o 28, Naks. De, tsaka wala. Yun, happy birthday. Next, good afternoon, Sir Seth. Pa-shoutout naman po kami ulit. Mga nakaabang sa mga bagong upload. Then, Kali, Joad Kali, Jovelin Ferraren, Jehan Ferraren, Z Ragaza. From Mateo Z of Cotabato City. Thank you. Shoutout din kay Cedric Lonsaga, kay Achilles Banaag na pinapa-shoutout ang aso niya na si Ichi. First birthday niya po kasi ngayon. Happy birthday sa iyo, Ichi. More birthdays to come. Alagaan mabuti ang iyong amo. Ayan. Shoutout din kay Simply Jesse Valls. Shoutout din kay Cordapia Dominga Madlang Awa. Ganda lang pahalad sa face. Ito ba? Pa-shoutout naman po yung anak ko sa next upload nyo. Laging naikinig po sa mga stories nyo. He's 8 years old and his name po is Timothy Angelo Nualia. Thank you, Sir Seth. Thank you din po sa iyo, Ma'am Cordapia. Next is from Eclem Villamor. Sir, pa-shoutout sa next upload mo. Melchi po, saka sa baby ko si Ziggy. Lagi po kami nakikinig ng stories. So thank you po sa inyo. Kay Princess Muhar Pamon. Sir, shoutout naman po from your silent listener since nag-lockdown dito sa Taiwan 2 months ago. Halos napakinggan ko na po halos lahat ng kwento nyo gabi-gabi sa production kasi night shift ako, pangtanggal ng antok. More power and looking forward sa mga bago nyong aswang stories. Thank you po, Ma'am Princess. Ingat po kayo dyan. Next is from Barbie Cabaluna. Magandang gabi po, Sir Telmo. Pa-shoutout ko lang sana yung kapatid kong si Jiho Cabaluna. Tanan na nakikinig tuwing gabi kahit natatakot na ako. Salamat po. Hello sa inyo. Salamat. Next is, Sir, pleasant day. Magbabakasali nga kung manotis mo. Pa-shoutout naman po sa aking mga munting binibini na nag-uunahang humanap ng tataguan kapag narinig na ang intro mo.
pero ang hiling pa rin makinig kahit nakakatakot. Buuin po natin name nila para mas ma-appreciate nila. Hello sa inyo, Jillian Sofia Pearl S. Orcales at Princess Selena Janine S. Orcales. Pleasant day. Maraming salamat po. From Precious Susa. Maraming salamat po, ma'am. Next is, Sir, good evening po. Naku, nawala. Sabayin. Yan, sir, good evening po. Pa-shoutout naman po sa mother ko na si Josephine. Gabi-gabi naming inaabangan ang mga kwento nyo. Ito po kasi ang pampatulog namin. Jai Nicolas Largo from Quezon City. Hello po sa inyo. Next is Sir Seth. Pa-shoutout po from Taytay Rizal. Lagi akong nakaabang sa mga bagong upload mo from Chini Suwako. Thank you po. Sir Seth, pa-shoutout sa akin na taga Lucena, Quezon City. Reggie Deduyo. Hello sa iyo. Kay Sahana, sir, pa-shoutout sa asawa ko, birthday niya, September 3 ngayon. Happy birthday sa iyo, Ronel Cruz, na nasa Saudi Arabia. Advance, maraming salamat, God bless. Di kami magsasama sa mga kwento mo. Thank you po. Next is, sir, pa-shoutout naman po sa next story, listening from Kuwait. Thank you po, and God bless from Kaiser Raling. Hello sa iyo. Kay Timothy Jello, magandang gabi po. Pa-shoutout naman po yung anak ko sa next upload nyo, Timothy Angelo Nualia po. Lagi po kami naikinig sa mga horror stories nyo. Ingat po and God bless. Thank you. Kay Prince Alvin Calibo. Sir, pa-shoutout po kay magandang mami na si Alma Calibo, Albert Calibo, Allison Calibo, Alisa Calibo, Albert Calibo na kuya ko, Alvin Calibo na ako, at kay Alfonso Calibo na si Tenten. Thank you sa inyo, Sir Prince. Next is from Jean Kilingan. Hi po, Sir Seth. Pa-shoutout naman po, Jean Pauline Kilingan. I'm silent listener since nag-start ng pandemic and nakaka-relax makinig ng stories mo kahit horror. Love you always. Pahilo na din po kay Francis Caceres. I love you daw. I love you. More power sa YouTube channel nyo. God bless from Jean Kilingan. Thank you din po. Jomar Thiamson. Magandang hapon po, sir. Pabati naman po ang asawa ni si Fethi Amzon na nagtitinda kahit lugi na. At sa mga customer niya, pati na din po sa aking mabait na biyanan na sina Lita at Ambo de la Cruz. Pati na din po ang mga taga sa amin, Metom at Street Barangay Commonwealth. Maraming salamat po, more power. Lagi po akong nakasubaybay sa mga kwento mo. Salamat and God bless. Thank you, Sir Jomar. Kay Jim Macario. Hello, sir. Happy Burmans. Happy Burmans din sa ating lahat. Lagi po kaming nakikinig sa mga kwento nyo while working at bago matulog. Pa-shoutout naman po sa mga kasama ko dito na sina DMCJ, Edsel at Matilok na si Hashna. Sa kayong anino dito na mahahagip mo lang. Basahin natin ang nakakatakot. Sa kayong anino dito na mahahagip mo lang. Sa gilid ng mata na dadaan bigla. Parang hindi nakakatakot. No? Samahan po. Salamat po and more great stories to come. Ems ng Kabuyaw, Laguna. Keep safe po. Thank you sa inyo. Last but not the least from Sir Richard Veloso. Sir, pa-shoutout naman po. Ito, advance happy birthday. Sir, September 4. Sobrang ganda po ng story niyo, Lods. Kahit antok na, tinatapos ko pa rin. Salamat. Happy birthday po, advance. Pasalubong na natin yan ngayon, di ba? So, more birthdays to come. Salamat po sa walang sawa. Matagal na rin itong listener si Sir Richard. Ayun lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas ulit.